Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Ate Esme, ang inyong water girl na vlogger. Yeah, so today's vlog, madalian lang po ang video na ito. So, paalis sana ako. Kaya lang, I decided to do na this film para ma-upload na din siya bukas. And, ang video na ito is, para po clarification din dun sa video ko na in-upload kahapon regarding nga dun regarding doon sa kliyente ng isang kilalang manufacturer nga na or installer na nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. So to be fair naman po with this company, anyway, they explain naman po and pati yung technician na personal na kausap ng kliyente. So acceptable po naman ang kanilang explanation. What I mean is naiintindihan ko din ang side nila. So ang nangyari po is nagkaroon lang sila ng hindi siguro pagkakaintindihan. Kaya lang ang kliyente medyo naging emotional lang siya na gaya nga nasabi ko kasi wala yung partner niya dito. So dahil babae siya, yung mabilis mag-decision, tapos mabilis din sumama ang loob, mabilis din change mind, mga ganon, 'di ba? So anyway, gaya ng sabi ko, wala naman po akong pinapanigan between kliyente and between this big company dahil parehas ko silang hindi ko naman din personal na kilala itong client, tumawag lang din. So pero ang opinion ko lang po dito is yun nga, minsan kahit sabihin natin na customers is always right, meron pa rin time talaga na mag-back out na lang tayo para hindi na lang ipagpatuloy itong kliyente. Or kung ikaw naman ang client tapos medyo umpisa pa lang, hindi na kayo magkasundo ng magiging ka-negosyo nyo or ka-transaksyon, okay lang din na tapusin na kasi nag-start na siya sa ganun. So hindi na siya magiging successful communication or relationship between between installer and owner of ano, yung magiging owner ng water station. So anyway, lahat naman tayo nagkakamali. So meron lang konting siguro meron konting pagkakamali ang company, which is they try to fix it and then they also try to explain sa client, pero gaya na sabi ko, yung client medyo naging emotional, medyo hindi na siguro makontrol din ang feeling or medyo inisip na na niloloko siya ganun, 'di ba? Pag kasi niloloko, parang hindi siya magandang pakinggan. So anyway, so parehas ko po silang naiintindihan, the client and this company. Anyway, first time ko din na mag-upload ng ganun klaseng video. Yesterday, yun nga sinabi ko about this big company. Hindi, ayaw ko din naman kasing may nasasagasaan at ayaw kong may ibababa, may itataas. Lagi ko naman po sinasabi yun. So, kung ano lang talaga yung totoo, yun lang talaga ang mga sinishare ko. Besides, yung installer na nag-install sa akin, kahit ako na mismo ang niloko, ako na mismo yung naloko, hindi ko naman mention sa public kung sino ito, but sinasabi ko na lang ito sa mga nag-PPM sa akin na kapag tinanong nila or something na ganoon. Anyway, even Waterboy kahit almost 2 years na po kaming nagkakilala simula nga nung inayos nila ang aking machine, hindi ko din sinabi sa kanila or parang hindi naman din namin napapagkwentuhan sino ba itong installer na manluloko, kasi parang manluloko, 'di ba? Parang ano siya. Anyway, 'yon. Gaya ng sabi ko, ang mga video ko kasi is just to get the people awareness or yung mga gustong gawin itong business, yung para lang matutong mag-search, mag-research, matutong magtanong, alamin muna yung mga
company or supplier or mga installer, mga ganun. Magkaroon ng idea muna bago sumugod dito sa business na ito. Lalo na po yung mga OFW na alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera, dahil 9 years din po ako nasa ibang bansa bago ako nag for good for this business nga, or bago ko itinayo itong business na ito. So mahirap magsimula na eksakto lang ang puhunan tapos hindi magiging successful, diba? Or yung eksakto lang ang pampuhunan na doon sana kukuhanan ang pang everyday na kailangan, pero yung iba hindi nagiging successful or hindi nagagawa ng tama ang negosyo dahil nga kulang tayo sa kaalaman, kulang sa informasyon, kulang sa diskarte, mga ganon, di ba? So yung mga mistakes po na encounter natin is yun ang nagiging lesson sa atin. So gaya ng sabi ko, ako yung mga mistakes ko noon ni-share ko sa inyo para hindi nyo na rin maranasan, at yung bago ka papasok sa negosyo na ito, expect mo na makaka-encounter ka ng mga problema. So bago pa dadating yon, prepared ka na, 'di ba? May idea ka na. Yung may idea ka na kung paano ba, 'di ba? So anyway, So balik tayo dun sa client, between Watermax and this client. So siguro po suggest ko na lang dito is forgive and forget na tayo, dahil lumipas na ito, and I heard the yung side ng Watermax tapos yung side ng client. Syempre ang lang dito, dahil nung una kong narinig ang side ng client tapos nai-post ko na kaagad, kasi first time yun na magsabi sa akin ng ganun. So nadala din ako sa emotion, at syempre babae din ako, naiintindihan ko na kapag parang ko mababae kami, kaya nyo na kaming lokohin sa mga parts or something, di ba? Anyway, so yun, but after na mag-explain ng technician at ni sir, so yun, both naman na may pagkakamali sila. So forgive and forget na lang po, mag-move on na tayo. So si client, pwede naman po kayong maghanap ng ibang installer na wala na tayong masyadong madaming kailangan na yung mga madaming salita na makakasakit sa iba din. So ganun din naman po si itong big company din na to, ganun din naman siguro sila. So ganun din naman sila. Anyway, so that's all for today's video. Kung bago po kayo sa aking channel, please huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din po ang bell para naman ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Yeah, maraming salamat. Ito po si Esme at ito ang aking adventure. Bye!